I-next po natin ito yung tinatawag natin table saw. Okay? Pag sinabing table saw, may table at saka may saw. Okay? Ito po, miter saw kasi pwede siya mag-miter na saw. Di ba? So basically, ito po kasing saw natin, isa po sa importante na machine dun sa isang woodworking shop. Pag wala pong ganito, tapos nagpapagawa kasi sa kanya ng kung ano mong project, sigurado po ako sasablay siya. Okay? Lalo na kung mga cabinet. Mahirap po pag wala nito, mas matagal. Okay? Ibig sabihin, malalaman niyo po kung kano pa professional yung isang workshop kung meron siyang ganito. Kasi alam niya yung maraming pwedeng gawin nito na mas mabilis at mas precise. Okay? So ano po ba yan? For example, may blade po ito na turning blade towards dito sa user. Ito naman po ay nakaparallel dito sa blade natin. Okay? So once po na ginagalaw nyo ito, sumala dito sa corner ng carbide kit niya, papunta dyan, yan po yung minimeasure namin. For example, gusto ko mag-cut na same lapad na ano. Dito. I-adjust ko na po yan dito at saka pwede po siya ibang gadget, then i-clap ko. Okay? Lahat po ng papupuntahin ko niya na kahoy, paglabas po niyan, iisa lang yung sukat. So for example, ito, ganito yung sukat niya. Tapos meron ako isa pang kahoy na gusto ko gawin ganyan. Ito, same width niyan, pwede ko po itulak, papunta doon, magiging ganito yung lapad niya. Okay, so pakita ko sa inyo kung paano po. No? Ito, may alam yung chip. Magkaka-chip out kasi 42, no? Pero pakita ko lang po kung anong mga may ginagamit. Okay, so pagka po naset nyo na ganyan yung distance, pwede nyo po itulak lahat dyan, yun lang. Kailangan po gumamit kayo ng push stick. Okay, dalawa po yung pwede gamitin para saan. Meron po tinatawag na push stick. Ito po yung libre. Para po pa ganun. Okay? Tapos, meron po yung dalawa. Kadalasan po kasi pag ganito yung ano, dalawa. Kaso ganito po yung paggamit niyan. Para kayong tepaklong. Yun lang. Okay po ito pag di pa kayo sanay. Ang problema, isa lang po yung libre sa bawat isang saw. So, gagawa pa kayo ng sarili nyo nito. Okay? So, ako, hindi ko na ma-advise yan. Huwag na yung ganito. Hindi maganda. Ganito na lang po gawin niyo, no? Wala, yung kahoy po kanina. Okay? So ito po kanina, push stick talaga ito eh. Nakita nyo, meron po siyang heel. Okay? So ito pong heel na yan, pagkaginan niya ko dyan, may dadrag ko na yan ng sa diretso. Okay? Mas maganda po, gumawa na lang ko yung ganyan. Meron lang pong heel dito sa dulo. Okay? So parang nire-replicate lang naman niya yung dulo nito. Ayan. Yun lang, ito po kasi mas supported yung buong plank. Kasi pag ito, may chances na mag-tilt. For example, ito po, nakakat ko, binigyan ko ng pressure dito, pwede po umangat yan. Okay? So ito, hindi ko advice ng beginner po kayo. Dapat ito na muna. Okay? Para po, yung buong lapad ng kahoy, ma-hold nyo downward. Okay? So yun po yung mamay, tuturo naman sa inyo yan. Okay? So yung next natin, sir, may project malapad siya. Kaso parang dun sa ano nyo, sa soap. Parang unliit lang niya, ganito lang siya. Kailangan po i-cut mas malaki dyan. Nung ginawa po nila, meron nyo dito. I-unlock nyo lang. Unlock nyo rin ito para lumuwag yan. Tapos, extension. Okay? So kasi po, mayroon mga project na kailangan mahati nyo sa kalahati yung plywood. Okay? So ito pong maximum capacity nito, build ng 24 inches. Pag bibili kayo ng table saw, ang requirement po, kailangan mag-cut nyo yung 24 ng kalahati. Sabihin nyo po yung plywood. Pag hindi niya kaya, limited na yung mga gawa. Eh syempre ito pong fence, dapat pag nilock mo ito, hindi po gumagalaw. Okay, sabihin, hindi po siya gumagalaw na naiiba yung pagka-parallel niya dito. Okay, yung iba pong brand, ito. Kung manalo po kayo kanina doon sa Pilipinas, ito sana yung bibigay ko sa inyo. Kasi binigay ito ni Makita, yun na yung gamit. Kasi yung clamp niya, itin, walang clamp dito sa dulo, tapos tingnan niyo pa, pag inlock ko. Ayun o, magkadaw. Anong problema pagka po magalaw yung fence dito? May chance po na mag-iba yung direction ng kahoy. Tapos, imbis na i-cut niya, baka na i-kickback pabalik sa inyo. Okay, so ito po, di ko ma-advise yan. Bahala ko din makita. So, ako, pagbibili po kayo ng table saw, go for the wall or yung Bosch. Kasi mas ganda yung order nila, yung fence, okay? Hindi po sa motor, maganda ang motor ni Makita, pero nga po yung fence hindi.
Kasi yung version na maganda ni makita, hindi pa nila pinapadala dito. I'm not sure kung bakit eh. Okay, so dito sa Pilipinas ngayon, kung ano lang po yung mga advice ko, sana sundan nyo kasi by experience ko, nakuha ko na lahat yung idea ko ng magandang billing brand dito sa atin. Okay? At syempre, bibili po kayo yung service center. Lahat po ng sonel meron ako. Meron din akong ganda sa bahay. Meron din akong ano, sa powerhouse. Meron din. Marami akong tables po na test bago po namin. At syempre, kabisado ko na po lahat ng parts. Okay? Okay? So yung next naman po, syempre makikita nyo, meron po tayong tool para po doon sa ano, no, sa rip cutting. Ito po yung fence natin. So paano po doon mag-sukat para daan? So for example, meron po yung metro, atakin nyo po yan. Ngayon, gusto nyo eh. Well, 1 feet or yung ating 1 foot, ilalagay nyo lang po yan doon sa fence nyo. Tapos tingnan nyo po yung dulo, lapit po kayo, hindi nyo makita eh. So yung dulo po nyan, kailangan nandito kayo sa waist, no? Itong waist, bawal nyo po nilagpasan. Ayan, kunyari, ito yung 1 foot nyo, no? Dapat po nandun sa gilid niya, tapos bangga nyo dito. Yung ginagawa ko, labasan ko muna ng mahaba, tapos saka ko itatap-tap dahan-dahan. Hanggang sa ma-reach ko po yung line na yun. Then, pag nilak ko dyan, ayan po yun. Tapos check ko rin dito sa front. Okay? So, yung carbide kit po dapat nandun sa waist. Sa waist, okay? So, bibili rin po kayo ng metro, tatandaan nyo, yung ganitong klaseng metro. Napansin yung metro namin, may 1/4, may 3/4, yung iba po wala, no? So, Tactics at saka Lotus lang po yung meron ngayon ganyan. Okay, baka kasi bumili kayo ng Stanley. Yung Stanley po, pag iba-iba yung suka, iba-iba yung laki, ilatag nyo po, iba-iba yung sukat. Okay, so tandaan nyo, kung yung ginamit nyo sa project nyo ngayon hanggang sa katapusan, yun lang dapat. Bawal po iba-iba yung brand. Ako po pag nagbubukas ako ng site opening, meron ako isang box ng metro. Lahat po yung pirma kami dito sa ilalim, pati po yung may-ari, no? Pati yung foreman meron din. Bakit? Kasi pag wala, magkakaiba yung ba kayo ng sukat. Pati supplier ko binipinadala ko po ng metro na isa lang yung gagamitin namin. Hindi pa pwede iba-iba. Kaya po pagka nagkamali kayo, may chance ang dahil sa metro dahil iba yung gamit nila. Okay? So milimetro lang po, naka-impactor sa mga project niya, no? So yun po yung nangyari dahil hindi ko pinapamana. Ito lang po yung tool na hindi pwede pamana kasi nasisira ito. Okay? So, mura lang yan. Kaysa sumablay kasi isang project mo. Diba? So kaya po ito, kada project namin na, no, na sabihin mo na, meron kami puro cabinet lang. Kung puro cabinet lang, isang boom batch na po yun, na box ng ganito metro. After po yan, tapon na yan, pamigay na. Wala nang gagamit yan. Bawal may magdala po ng lumang tape. Yung iba po, nanghihinaya kasi ginugupit ko yung dulo para hindi magamit kasi may matigas ulo po. Hindi dinadala pa sa site. Eh sabi ko nakakalito kasi yung gamitin dahil nga gamit na. Tapos sa ibang project namin ginamit. So yung iba naman po, nanghihinaya, sinecheck, pinapa-verify naman sa akin. Yung sabi po, meron akong yung master pang ano namin, tape. Itatapat ko lang doon kung okay pa. Pagka hindi na okay, eh hindi na taga-pwede. So yun po, no? Ginugupit ko agad kasi nga po matigas ulo na yun pa eh, hindi naman sila kakamali ako. Okay? May mga devices na... Laser naman, yan. Okay, so yung sa laser po, okay naman siya. Kaso, more on the distance po yung... Hindi siya pwede para sa maliliit eh. So, highly recommend, go for Bosch. Mas mura ng konti. Kasi makita kasi medyo expensive yung mga ganun nila. Kasi di sila solid gumawa niya. Pwede naman po pag mahaba, pag surveying. Yung rooms, at saka yung square meter ng ano, pwede. Okay? And Bosch, nasa around 3,000 ng atay po tao. Pagka nag-ibang brand kayo, hindi accurate yung iba. Okay? So yung next one po natin, yung blade itself, no? So makikita nyo yung blade natin. Meron kasi yun ito eh. Arbor lock. So, napansin nyo, sabi ko sa inyo kanina, pwede kayong magpalit ng blade, no? So ito po, meron po yan, pwede nyo i-flat head screw, pang pilas. Kaya naman ng kamay, pero hindi po lahat kaya yun, no? Okay, so ito po yung loob ng ating machine, no? So pag inangat ko ito, makikita nyo sa mga Phillips. Nakikita nyo po, meron siyang nut. Okay, yung nut dito, yun po yung luluwagan nyo ng yabe. Okay, ng wrench. May kasama ng wrench po ito, eh, no? Kasama na siyang tool para tanggalin yan. Yun lang, yung iba po kasing machine, dalawa yung wrench nila para po sa lubong, para mailusin nyo. Kasi pag isang side lang, gugulong din po siya kasama yung blade. So ito po, meron silang arbor lock, o parang sa grinder. So yung grinder, may stopper siya. Ito po, pag inikot nyo naman, ganito siya, oh. Ayan, pag nag-lock siya, hindi na siya ikot. Tapos pwedeng isang yabe lang. So ibang brand po lang kung ganyan.
Okay? So yung advantage nito kasi, pag sa lubong, minsan po nakahawa kami ganyan, dumulas yung kamay mo, gas-gas lang ganyan yung buong kamay mo. Gas-gas. O kaya po ito, ginaganto namin, tas isang yami lang na ganyan. So malayo yung kamay mo sa kanya. Right? So this is my idea po kayo. So ito, babalik nyo lang ulit, balugin nyo, tas malayo, pag boom, stop na siya, unlock na siya. Okay? So ito po, meron po yung riding knife na tinatawag mo, riding knife. Maraming sinatatanong, sir, ba't yung ibang machine na luma, walang ganito? Una-una, ito po kasi, pang-protekta sa inyo para hindi sumipa yung kahoy. Okay, so balik ulit yung takip. So for example, meron tayong kahoy. Ito po kasing kahoy na ito, pag tinulap nyo dyan, kailangan mag-pass through hanggang sa kabila, di ba? So ang problema po natin, ito kasi downward pressure yung binigay, o baba. Ito naman po, pataas. Ikaso kailangan dumaan ka rin dyan. So pagka dito, sumabit po yun sa ipin nung machine, bigla po nililift niya yung kahoy, air lift yan, tapos nagbabato niya. Segundo lang po yan, ha? So mangyayari, dapat meron mo pe-prevent na umikot yung kahoy dito sa turning blade, dito sa backside niya. Kailangan po nakaharang yan. So ito, pag nag-pastor na po dyan, wala nang chance na umikot yan doon sa likod niya. Okay? So ito po, tandaan nyo, mas maliit siya kaysa dito. So may chances pa rin po na sumabit yan, pero minimal na lang. So at least may 70% na hindi kayo masisipaan ng power. Okay, so tandaan nyo po, downward dito, dito naman, palik. So make sure po na ipass through nyo yung kahoy. Naalala nyo sinabi ko kanina, bawal po may tumunog na cellphone, tapos bigla kayo huminto sa gitna. Kasi ito po, bawal ipreno dito kasi mamaya po, ikot siya pabalik papunta dyan. Kailangan tuloy-tuloy nyo hanggang mareksyon yung dulo na yan. Okay, bawal po huminto sa gitna. Kasi sa table, sa bawal yan. Okay? Tanda nyo, kailangan umabot dito yan. Ikakat kayo, end grain, abutin nyo hanggang dyan sa riding knife. After po niya, kahit bitawan nyo, hindi na hatak yan. Okay? Si riding knife, to prevent lang yung impact. Okay? So, ito po, mayroon din tanong sa akin, sir, gano'n ba kakapal yung dapat naka-expose na blade dun sa isang kahoy? So, for example, ito yung aming kahoy. Ito po pala yung napanggit ko kanina na ano, no? Na hardwood, okay? So ito po, kulay purple. Rare po ito kasi, purple heart, okay? So tawag po dito sa atin yan, Nazareno, okay? So baka po kasi si Black Nazarene, baka purple pala siya. Okay, so ito po, pag kinat natin, purple ang kulay na. Okay, siya lang po yung kahoy na kulay purple. So tigas po niya, yung density niya, titignan natin. Ayan. So, kung titignan nyo po, wala pong damage to, no? Wala, no? So, tingnan nyo po ito, malinis sa malinis, tapos pupuhin natin siya. Okay? So, malaki po yung difference density ng kapo. Okay? Kaya po ganyan natin yan, no? Diba? Okay, so pwede nyo po kakakan, no? May ikutigulin nyo. Purple heart. Anong purple heart? Purple heart. Purple heart. Yun na yung three. Oh. Purple heart talaga. Anong kahoy? Purple heart talaga. Purple heart po talaga. Wala po kasi dito yan. So, imported siya? Imported. Yan yung mga makikita niya sa mga tamo ng billiard, mga piano, mga... Purple piano. Actually, pag niliha ko yung maging super purple kasi dumumi talaga. North America po yan. North America. America's yung ano na yun. So, kamag-anak dito ng ano, ng rosewood or yung nara, no? Kasi yung nara natin, red. Ito naman, purple. Kaso lahat po ng kahoy, eventually magda-darker color, eh. Kasi nag-oxidize sa angin, saka yung, siyempre, UV. Okay? So, kaya ito, ginagamit ko lang dyan para alam ko na yung pandemo ko. Hindi nila mawawala. So, bawat cut ko dyan, 5 piso yun. Okay? So, ito po kasi ginagamit ko before nun sa taco. Yung mga gawamin ng taco, mga kung ano man. Yun lang, di na ako masyadong gumagawa noon dahil una-una, mura lang benta dito eh. Mga 30,000 lang, idugi pa sa oras eh. Sabi ko, huwag na, huwag na natos. Okay, so ito po, yung ginagamit ko para dyan, kasi for example, ito pong height natin. Nalala nyo, sabi ko, kailangan po, may certain height yan. Ito na po yun. So pagka po kasi, tinignan nyo ito, pagka naka-full curve po siya, ibig sabihin, lahat ng blade niya nakalabas eh, yung maximum yan. Kung titingnan nyo po, takdo lang yung blade na tumatama sa kahoy. Kasi dito lang po magkakat yan sa front. Ito, kung titingnan nyo, sabay-sabay, 1, 2, 3. Ayan o, 1, 2, 3 na carbide tip. Pagka nagputol kayo, sigurado kasama yung daliri nyo, yung inkings po, no? Putol talaga.
Okay, so bababaan natin. Pag binabaan natin, nakikita nyo po. Kailangan lang, konti lang yung nakalabas. At least 1mm lang. 2mm, 3mm. Okay? Para kung sakali nadali ka, stitches lang. Pero tandaan nyo po, hindi po pwede na dumaan yung daliri nyo lang. Okay? Perks na lang po yun, na maliit lang yung damage. Pero ang gagawin nyo po kasi talaga dyan, ang explanation po dyan, yung efficacy po ng blade, how effective po yung number of food counts. No? So kung makikita nyo, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lahat. So, anin na, nadoble po yung carbide na kakat sa kanya. So, mas malinis yung cut niya. Di ba? So, bukod po sa safe ka, eh malinis pa yung cut na gagawin doon sa kahoy po. Di ba? Bakit po yung iba, hinahayaan ng kataas? Una po na, pwede pong tinatabad. Pangalawa, pwede pong hindi table saw na ready-made yung gawa nila. Self-made lang or DIY. Iba po kasi yung circular saw, binabaliktad sa plywood, ilalabas yung blade. Wala po silang fence, wala pong riving knife, hindi po kompleto dun sa jig. Okay, yung jig po is yung mga accessory ng power tools. Okay? So, yun po yung reason kung bakit kailangan i-lower yung blade mo. Kasi para po dun sa linis ng cut. And syempre para dun sa safety. Pero kailangan ko talagang hawak? Ay, ito po, pwede yung push. Pag maliliit lang ba, may push stick nyo na na yan. Pero pag malalapan, kahit by hand, malayo. So, gagawin nyo naman yan mamaya pareho. Hindi, kaya-kaya pa rin yan mo. Okay, so ito po pang rip cut. Eh, so gusto ko mag-cross cut, pwede ko magkakitin ito, tapos itulak ko dyan. Hindi. Bakit? Pagka po tinulak ito, bigla kong sisikwat na ganyan yung baroy. Okay? Okay. So, dun po yung purpose niya. Okay? So, kung gusto nyo po mag-cross cut dyan, kailangan nyo na po rito. Kasama po ito dun sa tool. Okay? So, pag ito, nilagay nyo dito sa miter slot. Ito po, miter gauge yung tawag dito. Pwede nyo na po i-hold ito. Adjust nyo lang yung jig. Pwede siya. Tulak nyo na po. Okay. Eh, sir, paano? Liit lang nung pwede ko ilagay dyan. Paano pag mas malapad? Pwede na po yun dito. Ayan. Mari-adjust. Pero mas safe pa din yung lang. Pero safe pa rin doon. Bakit? Kasi po paano pag mas mahaba, mag-cross cut talaga yun. Mag-cross cut talaga yun. Ito po multi-purpose naman, pero may limitation. Kumbaga, ito 100% rip cut. Ito 100% cross cut. Ito naman, 0% na rip cut. Ito 70% pwede. Kaso, maraming jig ka na kailangan gamitin. Yung jig, isama na po yung miter gauge. Ito, pwede rin po yun mag-angle. Lusin nyo, pag-ilid nyo, pwede yan. Diba? Eh, sir, paano pag mas malapad? So, magkakawin nyo na po, ganito na. Hindi na pwede nito. Gagawin ako sa inyo ito. Okay? So, ito po. What's that? Gawa lang sa retaso. Lalagay nyo po yan. Nakita nyo may pang group shot. So, pag sinakto po dyan, shoot na siya. Diba? So, kung meron kong malaking kahoy o laki ang puto, makikikerry ko siya ng buo. Eh, syempre, pwede ko lagay ng angle yan. Lagyan ko lang ng stopper. Pwede ko i-cut na po ito din. Ay, so ang dami pong jig para sa table. So, pwede ko yung buha ito. So, kunyari, ito po, pang-angle na namin, no? So, kunyari, gusto namin gumawa ng ganitong klase ng paa. Yan. Napasin nyo, makapal dito, dito manipis. Palagi ko lang yan dyan. Feeling ko. Kasi ito, set ko dyan. Pagka inumpiti mo ito, maraming hugis na pwede kang gawin. Kailangan mo lang galingan yung isip mo paano gumawa ng jig. Okay? So sa advanced class ko ito, tutungo paano gumawa ng mga hindi naging trabaho ko before nung gumawa ng jig. Kasi napasin nyo ito, isang part na isang project, ito yung legs. Kung apat yan, pwedeng araw-araw isang tao yun lang gawin. May mga pag-mass produce kami. Ngayon po, pagka nire-require kasi yung client, kailangan isang tao lang gagawa doon sa isang pyesa, pwede po yun. Kasi, paano po kasi kung isang tao lang yung may alam doon sa lahat ng project na yun, pag nawala yun, hindi yung makapag-production. So, at least ito po din, matuturo doon sa hindi marunong. Okay? Kasi kung hindi marunong siya, kung tinay alam niya, at least yung kaya lang niya yung gawin muna, yung paggagawa namin sa kanya. So, ito po yung jig na ginagawa ko sa mga company. So, mga client namin, ito, US, Vietnam, China. Okay, tapos gagawin ko mo kahoy. Padadala ko sa kanila yung jig na kahoy. Tapos doon, may kasama ng plano. Gagawin naman po nila, gagawin nilang acrylic. Pagdating po sa akin, minsan ako yung pampa-acrylic. Gagawin naman nilang aluminum para po sa mass production. Okay, yung po yung nabibili nyo sa mga IKEA, sa mga
dito yung mga online po na flag packs na pwede na sample. Ngayon, hindi ko na ginagawa kasi pinapanaginito po ko eh. Kumbaga, ano yung trial and error po kasi yun eh. Ang binabayaran sa inyo yung pag-iisip kung paano mo maximize saka maging safe yung jig. Dito po kasi pwede kayong mag-cut ng kung ano-ano dito kahit nakatayo eh. Nakatayo, nakalutang, pwede nga po itiin nyo dyan. Tapos gumawa kayo ng bowl sa loob nyo, pwede. Diba? Ang dami, dami pwede gawin. Pwede rin kayong mag-torno dito. Basta may tamang jig kayo. Gawa kayo ng cylindrical na ganyan. Pwede. Okay, so tandaan nyo po, yun nga lang, advance na yun. In the future siguro, pagkatos nyo po, pwede ko kayong sendan ng mga video about yun. Okay? So yun po yung part of the table saw. Kailangan po, grip cut, gamitan ng grip fence. Okay? Pag cross cut naman, kailangan nyo po yung cross cut sled. Ito po yun, yung jig na to. And then syempre, kung wala pa kayo yan, gamit kayo ng miter gauge. Okay? Ito po, libre to. Yan, libre yan dyan sa tool. Okay? So mamaya, tuturo ko sa inyo paano gamitin ito maayos sa kapatid yan. Okay, so next naman po, drill press tayo, lipat tayo doon.